Welcome back to my mama's challenge. Shout out po sa idol ni mama na si Rafi Tulfo. Then sa second shout out po kay Leticia Velasco. Magaling mag-makeup siya. YouTube. So, ayan guys, let's start. Ang ikatapit po natin ngayon is kung paano po siya mapapatulog ng mabilis. At kapag tulog na po siya, malalaman natin kung talaga siya po ay tulog na. Ano. So, ganito gagawin ko sa kanya, guys. Kakamutan ko lang siya, guys, sa kanyang likod, no? Ganito. Tapos, kakantaan ko siya ng tulog na, baby. Tulog na, tulog ka. Na, tapos kakamuto ko sa kanyang puwet para makatulog. Tulog na, baby. Tulog na, mahimbing. Da-da-da. Na-na-na. Yan, guys. So, tulog na nga po siya, guys. So, alam nyo, guys, itong anak ko, madali lang po siyang patulogin. Siya po ay para lang dog, makapag kinamutan mo, makakatulog siya. Ayan, ganun siya kadali matulog, guys. So, ngayon, malalaman natin kung siya po ay tulog na. Ang gagawin po natin is, titingnan natin kung yung mga kamay at paa niya ay bababa. Kapag bumaba po yun, ibig sabihin po nun ay siya ay gising. Pag naman po hindi bumaba at nakataas, ibig sabihin po, tulog na yun. So, try po natin, ha? Ganyan, ganyan. Unahin natin ang kanyang paa. Kung siya ay tulog na. Oh! Aba! Tumaas nga, guys. Ibig sabihin, tulog. Isang paa. Aba, guys. Maganda. Natutulog na siya. Eh, yung kanyang kamay. Oh, tulog. Isa pa. Ante kong tulog. Oh, ayan ha. Huwag muna ibababa. Kasi, pag binaba, ibig sabihin, gising. So, ngayon, natutulog siya, guys. Asan ba? Natutulog niya siya, guys. So, okay na, guys. Baba ko na, ha. Kasi, kamagising siya. Nga po pala guys, ito yung maligalig kapag ito ay pinatutulog ko tapos ayaw nasisira ang kanyang tulog. Yun, ganun. So, yun. Tulog na siya guys. Salamat na madali siya nakatulog siya. No, guys. So, ganito lang gagawin natin guys. Kapag tayo guys, eh, wala nang ginagawa sa tanghali at nakakain na tayo ng lunch guys. Pwede po natin patulogin ang ating mga anak para naman po sila ay maging good, healthy. Tapos, turuan natin sila sa school. Yun, mga school activities nila. Kasi ngayon kung naka-quarantine tayo, guys, hindi ko muna papapasukin ng aking anak. Kasi alam nyo na, mahirap po kasi kapag nagkameron ang aking anak ng COVID-19 o ang ibang bata. Kasi, guys, wala po ako pang paggamot. Ang mahal kaya, guys, ng paggamot ng ano, may COVID-19, eh wala po akong perang pampagamot ka. So, hindi ko na lang po siya papasokan sa school. Ang gagawin ko na lang po, guys, isingin ko na lang po yung mga activities niya sa kanyang teachers. Ay, kapag cooperate ako sa kanyang teacher, para malaman ko kung ano ba yung mga ginagawa sa school. At kung may exam naman siya, guys, so, akin na lang kasamahan sa school para doon na lang siya mag-exam. Ganun. Kasi gusto ko rin kasi maiiwas ang aking anak sa COVID-19. Alam niyo na, ang COVID-19, hindi po natin nakikita. Yan po ay napaka-traidor. Hindi maintindihan kung sa tao ba natin nakukuha o sa hangin. Pero basta mag-ingat pa rin po tayo. Ano, yung sa mga lumalabas, sa frontliners po dyan, saludo ko sa inyo. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo, matatag pa rin kayo nagbabantay sa mga inyo-inyo mga destination pagbabantay, no? Sa mga nurses dyan, doctors, na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin at tumutulong para sa mga may sakit. So, salamat sa inyong lahat. Yun po, guys. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Don't forget to like, share, subscribe my channel, and don't forget to touch the bell down below. I love you.